Nangitim ang puting buhangin sa mga beach sa pamosong Sentosa Island sa Singapore. Resulta po yan ng pagtagas ng langis mula sa kalapit na shipping terminal. Isang dredger kasi ang tumama sa isang nakaangklang bunker kahapon ng hapon. Isinara muna ang mga beach para malinis agad. Ipinagbawal din muna ang anumang water activity roon. Ngayong araw ay tinakdang simula ng umano'y panguhuli ng China sa mga hindi-Chino na papasok sa sinasabi nilang teritoryo nila sa West Philippine Sea. Kasabay niyan, hiniling ng Pilipinas sa United Nations na mapalawak ang ating continental shelf sa West Philippine Sea. Nakatutok si Jonathan Andan. Hanggang dito lang sa ngayon ang continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea, 200 nautical miles mula sa coastline. Pero gusto ngayon ng gobyerno na palawakin pa ito. Kaya kahapon, ipinarehistro na ng Pilipinas sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf o UNCLCS ang hiling nito na entitlement sa Extended Continental Shelf sa West Philippine Sea. Hindi sinabi ng DFA o Department of Foreign Affairs kung hanggang saan ang extension na gusto ng Pilipinas. Pero alinsunod daw sa Article 76 ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Pinapayagan ng mga coastal na bansa gaya ng Pilipinas na palawakin ng continental shelf nito na lagpas sa 200 nautical miles pero hindi dapat susobra sa 350 nautical miles mula sa baseline o coastline. Sabi ng DFA, mahalaga ang hakbang na ito ng gobyerno para masiguro ang soberanya at maritime jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Lalo't may pinangahawakan ng bansa na 2016 Arbitration Award na nagkumpirma sa karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang bahagi ng dagat. Sabi ng gobyerno, ginawa ito para masiguro ang kinabukasan ng bansa. Sabi ng DFA, isa't kalahating dekada raw nila itong pinaghandaan. 2009, nagsabi na ang gobyerno ng intensyon na palawakin ang teritoryo nito sa West Philippine Sea. Ngayong araw, ang inaasahang simula ng umano'y panghuhuli ng China sa mga hindi-Chino na papasok sa sinasabi nilang kanilang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ang mga mangingisda sa Zambales, kahit kabado, pumalaot pa rin ngayon. Sanction nga po eh, ang binabantayan ng lahat kasi doon sila nag-aabang. Pilipinitin po ang umiwas, kung kayang takbuhan, pinananawagan po namin yung portable radio para makapagbato kami mga information sa FB. Ang pinagutos sa amin ng ating Pangulo ay dapat walang ni isa mang mangingisda ang maapektuhan nun. Ang Philippine Coast Guard, kasama po natin yung Armed Forces of the Philippines, ang Bureau of Fisheries. Lahat po kami nagsama-sama upang maproteksyonan po lahat ng mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Patuloy na minomonitor ng Department of Health ang mga kaso ng dengue na tumaas ang bilang sa ilang rehiyon. Nakatutok si Katrina Son. Ngayong tag-ulan na, mas doble ang pag-iingat ni Puringador para hindi na muling dapuan ng dengue ang kanyang pamilya. Siyempre natakot kung mamamatay, di ba? Maraming namamatay sa dengue. Mamaya, namatay, Diyos ko. Tsaka pagdarasal na lang sa Panginoon. Si Bebian Baranda, araw-araw ring naglilinis lalo't ang ilang kapitbahay niya nagka-dengue nung isang taon. Una-una yung kalinisan. Pangalawa yung mga gulong natin sa bubong ng bahay o kung saan man sa paligid natin na naistakan ng tubig, kailangan natin tanggalin. At huwag tayong mag-stack ng tubig na nakabuyang-yang. Sa iba't ibang rehiyon, may pagtaas ng dengue cases, gaya sa Western Visayas or Region 6. Ayon sa Department of Health Region 6, 91 ang mga kaso nito May 26 hanggang June 1. Mula naman Enero hanggang Mayo, mahigit 3,000 ang naitalang kaso. Tumaas ang dengue attack rate sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras. Habang may naobserba ang clustering ng dengue cases sa 23 barangay sa rehiyon. Tumaas din ang dengue cases sa Zamboanga Peninsula ayon sa DOH Region 9. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na patuloy nilang minomonitor ang dengue cases sa bansa, lalo't mula sa mababa ay nagsimula na itong mag-plateau. Indikasyon anila ng pagtaas ng dengue cases. Sa datos ng DOH, steady ang bilang ng kaso sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo sa bilang ng mahigit 5,000. Tumaas ang dengue cases sa mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos, Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley, Caraga, Mimaropa at Northern Mindanao. Sabi ng DOH, malaki ang epekto ng temperatura sa pagdami ng female Aedes aegypti, isa sa species ng lamok na may dalang dengue.
Base sa pag-aaral, mas mabilis daw mag-breed ang dengue-carrying mosquito sa temperaturang 26 hanggang 35 degrees Celsius. Kaya pati sa Europa na may naitatalang pagtaas ng temperatura, tumataas din sa 130 ang mga kaso ng dengue noong 2023 kumpara sa 71 cases lang noong 2022. Ayon sa European Center for Disease Prevention and Control. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Kahit habag at season na, karamihan sa ating mga kababayan, iisang tanong, bakit ang init pa rin ang panahon? Ang paliwanag ng pag-asa sa pagtutok ni Nico Wahe. Mula nang i-anunsyo ng pag-asa noong May 29 na tag-ulan na, marami ang nagtatanong, bakit mainit pa rin? Ang e-trike driver na si Efren, kahit pa sabihing bukas ang sasakyan, hindi rin matagalan ang init. Mainit pa rin eh, lalo na itong bumabiyahe kami. Mainit pa rin talaga, kahit simoy ng hangin, mainit. Hindi maramdaman yung lamig. Kahit nga si Junjun, pansing malakas pa rin ang benta ng kanyang ice candy. Mainit pa rin yung panahon, kasi kita mo konti na lang yung panindak ko eh. Meron din nagsasabi na mainit, kaya kailangan daw ang ice candy pag tag-init. Paliwanag ng pag-asa, nag-uulan man sa iba't ibang bahagi ng bansa, mahina naman ang hanging habagat na pumapasok sa atin. Pag habagat season po, kailangan may trigger ka dyan. Kailangan may frontal system ka dun sa taas ng Taiwan o kaya may bagyo ka dito sa east ng Philippines para ma-enhance niya yung southwest monsoon o habagat. So pag walang masyadong trigger, pag mahina rin po yung habagat, minsan pumapasok din po yung tinatawag po nating easterlies. Kaya mas damaraw ang easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean na ayon sa pag-asa ay karaniwang nagdudulot ng maalinsangang panahon at thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin nga ang heat index o damang init sa ilang lugar, gaya ng 53 degrees Celsius noong June 8 sa Maasin, Southern Leyte, na extreme danger ayon sa pag-asa. Although yung heat index ay medyo kaparehas pa rin noong Abril, ay hindi na rin po yung temperature, hindi na rin po kasing taas noong March, April, May. Pero asahan daw na mas mararamdaman ang hanging habagat sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 oras. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin po ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Nagpapaulan yan sa Palawan, Western Visayas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Localized thunderstorm naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Posible po yung magdulot ng flash floods at landslide, kaya mag-ingat po tayo mga kapuso. Sa mga taga Western Visayas o pupunta po roon, naku, mas mataas na po ang sigil sa taxi sa rehiyon. Mula sa 45 pesos, magiging 50 pesos na po ang flag down rate na inaprubahan ng LTFRB Region 6. Wala namang pagbabago sa singil kada kilometro. Noong Marso pa inaprubahan ang taas singil sa taxi. Saklaw po nito ang mga aircon at non-aircon taxi unit. Hindi kasama sa bagong pasahe ang mga taxi na bumabiyahe sa Iloilo International Airport. Ayon sa LTFRB 6, hindi pa sila nakakapag-issue ng fare matrix na required bago ipatupad ang bagong taxi fare. Pantanggal umay ang mga panghimagas. At sa Ilocos Norte, ang ilang classic dessert, nilevel up at ginawang healthy dahil sa mga hinalong gulay. Yan ang mga hain na tinutukan ni Gab De Luna ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ang Maha Blanca na classic Pinoy kakanin, ni level up sa Barangay Sulbeg, Pasuki ni Ilocos Norte. Ang dessert packed with nutrition dahil dinagdagan ng gulay na pampalinaw ng mata. Kalabasa. Gawa yan ng Barangay Nutrition Scholar na si Rechaline. Sa mga bata, ayaw nilang kumain ng gulay. Pero pag naihahalo sa mga iba't ibang mga kakanin o kaya mga ulam, pwede rin ihalo doon. Nais daw ibahagi ni Rechaline ang healthy dessert sa mga feeding program sa kanilang lugar. Sa lungsod naman ng Lawag, may mabentang pang beat the heat, classic halo-halo. Nahinaluan din ng gulay? Nakakatakam dahil ang Ilocano dish na dinengdeng present sa bawat lasap ng halo-halo ng gurong si Jem. Mayroon itong malunggay, kalabasa at taro.
marami po tayong nakukuha ng vitamins at nutrients like iron, vitamin A at saka carbohydrate. Na-enjoy raw yan ng mga estudyante, kaya ang kanyang healthy halo-halo pinipilahan. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Gab de Luna nakatutok 24 oras. Nasagip ang 21 tripulanteng Pinoy ng MV Chutor na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. Isa naman ang hinahanap pa. Ayon po sa Department of Migrant Workers, na-rescue sila ng international forces doon. Isinailalim sila sa medical checkup at nasa maayos ng lagay. Nakipag-ugnayan na rin po ang DMW sa agent ng ship owners at sa manning agency. Siniguro rin nila na hindi titigil ang rescue operation sa nawawalang Pinoy. Time for a quick chikahan. May bagong OT7 photo ang global superstar na BTS. All smiles sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook na nagse-celebrate ng kanilang 11th anniversary. Ibinahagi ito ni RM with a caption na must not forget. Kaya happy na naman ang ARMY na overjoyed pa sa pagkumpleto ni Jin ng kanyang mandatory military service. Another ganap sa K-pop, it's Happy Hoshi Day! Birthday ngayon ng performance leader ng Seventeen na si Hoshi. Nagpasalamat si Hoshi sa kanilang fans o karats, pati sa kanyang co-members na sunod-sunod na bumati sa kanya. Happy birthday, Hoshi! Horanghe! And back to the Philippines naman, 30th birthday naman ni Pulang Araw star David Licauco. Binati rin siya ng other half ng Barda na si Barbie Portesa. Sa mga wala pang lakad bukas, why not mag-out of town? May iba-ibang bentahe ang lalawigan ng Bohol, habang sa Camarines Norte may islang swak para sa camping. Tara't maglibot sa pagtutok ni Jonathan Andal. Kung ang hanap mo'y lugar na nakaka-relax, swak dyan ang isla ng Apuaw Pequena, ang isa sa mga isla ng Siete Picados ng Mercedes Camarines Norte. Perfect din ang lugar sa mga mahiling mag-camping. Bukod sa Chocolate Hills, ipinagmamalaki rin ng Bohol ang Rafia Weaving na pinakamatandang Boholano craft. Pwede ring magtampisaw sa Hinagdanan Cave sa Bayan ng Dawis. 50 pesos ang entrance fee sa kwebang may crystal clear na tubig, stalagmites at stalactites. Kakaibang swimming experience naman ang bentahe ng Bayan ng Lila. Pwede kang makisabay at makalapit sa 5 hanggang 10 whale shark o butanding. Sa Quirino naman, patok ding pambeat the heat ang San Pedro River. Binabalik-balikan ang ilog dahil bukod sa linis ng tubig, mababaw din ito. Pwedeng-pwedeng magtampisaw kahit mga bata. Saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Horas Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 Horas. Excited na ang cast ng Inaabang ang Kapuso murder mystery series na Widow's War na puno ng mga intense na eksena at sorpresa. Narito ang aking chika. My son. Ang magkaibigan at magkamag-anak. Unti-unting mabubuwag. Super intense ang mga eksena sa upcoming Kapuso murder mystery series na Widow's War. Starring Bea Alonso na gaganap bilang Samantha Castillo at Carla Abiliana na bibigyang buhay si Georgina Balay. Iikot ang kwento sa kung sino nga ba ang tunay na killer sa dalawang byuda. Kaya naman kaabang-abang ang Widow's War na mapapanood na simula July 1 sa GMA Prime. Si Bea mismo, very excited sa serye. Dahil ang mga mangyayari, surprise din para sa cast members. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, Connie? Thank you, Nelson.
Ang pampalasang bawang, hindi lang bida sa kusina. Aba, pwede rin daw gawing mga kagamitan sa bahay. Oo nga eh. Itong bawang of a kind na proyektong yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa mga lutuin, talagang hindi mawawala ang bawang. At ang mga pinagbalatan nito, tinatapon lang. Pero may bright idea ang UP Cebu Fine Arts student na si Clint para ang garlic peel mabigyan ng bagong appeal. So my thesis, I was tasked to explore on materials that can potentially be developed into products. There are maraming garlic peels at the Carbon Market of Cebu City. Garlic peel is rich in fiber. So I was thinking maybe I can turn this into sheets. Matapos ang mahabang proseso, naging tila maninipis na papel ang mga balat ng bawang. Nakalaunay, ginamit niya para gumawa ng table lamp, mesa, pati tiles. Pero dahil tila balat sibuyas din ang balat ng bawang sa pagkamarupok, diniskartehan niya kung paano ito patibayin. I had to mix it with 20-25% of abaca in order to stabilize the sheets. Pero para kay Clint, hindi lang ito thesis project lang. Batay sa 2024 Food Waste Index Report ng UN Environment Program, nasa 2.95 million tons ang household food waste ng Pilipinas kada taon. Kaya ang proyekto niya, napapanahon daw. Hindi lang nababawasan ang basurang nakasisira sa kalikasan. Ang paggawa rin ng home decor sa balat ng bawang, maaari ring magbigay ng kabuhayan at pagkakakitaan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Ganda, no? Super. Very classy yung kinalabasan. At yan po mga kapuso, ang balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Connie Season mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.